Ang susi sa kamay ng pananampalataya, May 2. At anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Mateo Kabanata 21, Talata 22. Ano ang maaaring isipin ng mga anghel sa langit tungkol sa kawawa at walang kakayahang mga tao na nasa ilalim ng tukso, kahit na ang puso ng Diyos na may walang hanggang pag-ibig ay nananabik sa kanila at handang mabigay ng higit sa kanilang hinihingi o iniisip. Ngunit napakakaunti ng kanilang panalangin at napakaliit ng kanilang pananampalataya. Pinaliligiran ng kadiliman ng kasamaan ang mga nakalilimot manalangin. Inaakit sila magkasala ng mga binulong na tukso ng kaaway. At ito'y dahil hindi nila ginagamit ang mga pribilehiyong ibinigay sa kanila ng Diyos sa banal na tipanan sa pananalangin. Bakit kailangan mag-atubili pa ng mga anak ng Diyos sa pananalangin, samantalang ang panalangin ay susi sa kamay ng pananampalataya upang mabuksan ang kabangyaman ng langit, kung saan naroroon ang kayamanan ng walang takal na panustos na makapangyarihan sa lahat? Kung walang patuloy na pananalangin at matiyagang pagbabantay, tayo'y nanganganib na lumagong walang ingat at lumilihi sa tamang daan. Ang kaaway ay patuloy na nagsisikap upang hadlangan ang daan sa luklukan ng awa, upang hindi tayo magtamo sa pamamagitan ng taimtim ng pananalangin at pananampalataya ng biyaya at kapangyarihang labanan ang tukso. May ilang mga kondisyon kung saan maaari nating asahan na pakikinggan at sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang isa sa mga nauuna rito ay madarama natin ang ating pangangailangan mula sa Kanya. Ipinangako niya, sapagkat bubuhusan ko ng tubig ang uhaw na lupa at ng mga bukal ang tuyong lupa. Isaiah Kabanata 44, Talata 3. Silang nagugutom at nauuhaw sa katwiran na nag-aasam sa Diyos ay makatitiyak na sila'y mapupuno. Ang puso ay dapat nakabukas sa impluwensya ng Espiritu. Kung hindi, ay hindi matatanggap ang pagpapala ng Diyos. Ang malaki nating pangangailangan sa sarili nito'y isang argumento at pinakamahusay na nananawagan para sa ating kapakanan. Ngunit dapat hanapin ng Panginoon upang magawa ang mga bagay na ito para sa atin. Sinabi niyang, "Humingi at ibibigay sa inyo." At siya na hindi ipinagkait ang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Mateo Kabanata 7, Talata 7 at Roma Kabanata 8, Talata 32. Kung isa sa alang-alang natin ang kasamaan sa ating mga puso, kung panghahawakan natin ang anumang kilalang kasalanan, hindi tayo pakikinggan ng Panginoon. Ngunit ang panalangin na nagsisisi at naghihinagpis na kaluluwa ay laging tinatanggap. Kapag naituwid ang lahat ng kilalang pagkakamali, maaari tayo manampalatayang sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Hindi tayo kailanman mabibigyan ng komendasyon ng sarili nating merito sa pabor ng Diyos. Ang pagiging karapat-dapat ni Jesus ang magliligtas sa atin. Ang kanyang dugo ang maglilinis sa atin. Ngunit mayroon tayong gawaing dapat gawin sa pagsunod sa mga kondisyon ng pagtanggap.